Lumagda sa kasunduan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government para sa mas maayos na pamamahagi ng educational assistance. Nilino naman ng DILG na ang DSWD pa rin manggagaling ang listahan ng mga beneficiaryo. Si Kenneth Paciente sa detalye. May kasunduan na ang DSWD at DILG para mas maging organisado ang pamamahagi ng educational assistance sa mga mag-aaral ngayong Sabado. Pinirmahan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo at DILG Secretary Benher Abalos ang Memorandum of Agreement na naglalaman ng mekanismo sa kung paano mas magiging maayos at banayad ang payout para sa educational assistance. Upang hindi na maulit pa ang nangyari noong nakaraang linggo, nakasaad sa kasunduan, ang LGU na ang tutukoy kung saan maaaring magsagawa ng payout ang DSWD. At para masiguro ang kaayusan, tutulong na rin ang pulisya, barangay tanod at social workers sa mga payout site. This partnership is what this administration would like to establish. To have unity in action, employ bayanihan, a lesson which we learned well. Especially as last Saturday was an eye-opener to the extent of the need of the Filipinos for aid affected by the pandemic. Ayon pa sa DSWD, dapat ay naka-register na online ng isang estudyante bago magtungo sa payout site. Hindi na kasi pwede ang walk-in para maiwasan ang dagsa ng mga benepisyaryo. Kaya pinaaalalahanan ang mga magulang at estudyante na antabayanan ang ilalabas na QR code sa Facebook pages ng kanilang LGU na maaari nilang i-scan para mapunta sa website kung saan sila maaaring i-register. There's no more reason, sir, na sabihin nila wala kaming cellphone. Tapos yung mga anak ko nila nag-online naman last year, di po ba? Lipagpaturo po sila sa anak nila o yung anak po nila mag-register. Pag nag-walk-in po, magkakaproblema naman ho tayo. Bagaman papasok na sa distribusyon ng mga LGU, nilinaw ng DILG na sa DSWD pa rin manggagaling ang listahan ng mga benepisyaryo para maiwasan na rin ang palakasan system sa distribusyon ng ayuda. It's all DSWD yung listahan. Ang magbabayad mismo, ang paymaster, galing mismo sa national. Sila mismo magbabayad. Ang papel lang ng mayor, ng governor ay mag-provide ng site. No, kung magre-request ang DILG, kung kukulangin sila, magpo-provide sa projections, additional manpower. Kaya si Rowena, kumuha na ng Certificate of Enrollment ng kanyang anak na si Michael na sa ngayon ay grade 6 student. Magagamit kasi anya ang ayuda para sa pangangailangan ng kanyang anak. Malaking tulong po ito kasi po pambili ng mga gamit ng bata, uniform po, tsaka bag ng mga bata po. Sa ngayon, nasa 1.5 billion na ang inilaan ng DSWD mula sa naunang 500 million na pondo para sa nasabing educational assistance, kung saan target na mabigyan ang nasa mahigit kumulang 400,000 na mga estudyante. Kailangan lamang magpakita ng mga benepisyaryo ng kanilang Certificate of Enrollment at Valid ID. Paglilinaw ng DSWD, hindi na maaari makapag-avail ng naturang educational assistance ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS, gayon din ang mga estudyante na may scholarships na sa kani-kanilang LGU. Ipagpapatuloy ng DSWD ang distribusyon ng cash aid sa Sabado at sa susunod pang apat na Sabado hanggang September 24. Kenneth Paciente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.